Ha? I-spray na lang yung gilid na. Tama. Pwede din. Oy. Pwede. Pwede. Tingnan mo mga ka-farman. Tingnan nyo. Ayun. Oh. Oo nga oh. Malaki na. Pang ano na? Pang palengke. Oo. Oh. Pang palengke na yan. Oo. Oh. Tapos makapal din sila. Mataba. Mataba. Mataba nga daw po eh. Wow, ayan mga ka-farmer, pag pumikit kayo at tinga lang ang pinagana ninyo, probinsyang-probinsya ang dating. Ayan o, kunin ng ibon, tula akong manok. Ayan na, so ayan, magandang buhay. Kakagising ko lang, medyo puyat tayo. Ayun mga ka-farmer, ang ano natin ay di ko alam kung matutuloy ang agenda nila. Lilinisin daw nila to. Sabi ko, panahon na. Kasi isa din sa reason kung bakit nila gusto nilang mamingwit. Hindi mamingwit yung mga boys. Sinel nila lagi may dalang ano eh, pamingwit eh. Kaya lang, ayan tingnan nyo naman paano ka mamimingwit dyan mga ka-farmer. Puno lang kangkong ano. Pero dapat magtira pa din ng kaunti kasi syempre ay bagay, may natural food naman na duckweed. Parang ano eh, kaunti lang ang isda talaga. Kasi kung marami po, ubos na yan. Di kagaya ng dati na let's say pagka normally kasi nilalagay ko mga 30 to 25,000, let's say 25,000 fingerlings. Pagka nagpa ano na yan, bago mag 3 fingers ay ano na, paubos na, kakapal and then mauubos din kasi kakainin po nila. Pero ngayon medyo lumalamang yung duckweed kaya malalaman mo na konti ang kumakain. Ayan. Or dahil din sa kangkong, marami silang napag nakakain din ng mga ugat ng kangkong kaya pwede din na ano, malalaman natin kasi naandun sa baba eh. Nung namingwit sila halos sa same size ano. Ang inaabangan ko yung pinakawalan namin na maliliit. Hindi ko alam kung nabuhay. Pero sabi ni hindi ko na, napansin ko pa tilapia naman ang itsura at sinigundahan naman ni Nikki, sabi niya. Tiningnan ko kuya, tilapia naman eh. Alam mo naman ang fingerlings ng tilapia, parang pinaliit mo lang din na tilapia, malapad na ano. So ayun, let's hope na tilapia din siya. Meron pa tayong ilang buwan para hintayin na lumaki no. Tansya ko doon nasa mga less than 10, mga 8,000 fingerlings din lang siguro. Wala pong 15,000 'yan. Ayan. Umusok na ata ang lechonan na. Ayan, meron po tayong dalawa. Dalawa ba? Oo, tama, dalawang lechon. Wala pang ano ah, wala pang people. Maaga pa. Kakagaling lang natin ng palengke mga ka-farmer. Ayan, nagwidow kasi ako. Dahil yung pangbahid ko ng baboy kahapon nabitin. Eh hindi na siya matransfera ng GCash. May limit lang po. So yun ang nagiging problema din namin. Kasi puro online payment na halos po kami. Ngayon yung transaction puro online. Kaya lang yung mga baboy naman na nagdi-deliver, ang problema ay wala silang GCash. Hindi kagaya kay ka-farmer Anthony, mabilis lang po ang i-transferan sa banko, no? So ayun po ang nagiging ano natin. Kaya ngayon, kagabi nga tumakbo ako dahil magkano lang na withdraw 40 a day. So ayun, nagulit na naman ako kanina lang kasi medyo mahal din yung baboy mga farmer. So ayun, dati 20,000, dami ng baboy, halos 7 baboy na. Ayan, naglilinis na pala sila. Kanina pa ako naka-video, hindi ko pa ayan. Sana hindi ningas kugon. Ay, wag lang lilinisin yung pagbabatuhan ng pamingwit, ha? Baka papayam linisin nila yung ano lang,
Yung pagbabatuhan lang ng pamingwit. Ayan nila lilinis to. Isa sa mga main purpose. Di sila makapamingwit dito. Ngayon po, sabi ko, tirahin na, no? O, ano, bilis lang naman, ayun, no? Sandali lang nilang nahila. May technique naman kasi yan, eh. Hindi mo pwedeng hilahin ang buo. Ayun, anuhin nyo na din yan, no? Yung, ito, matindi din yan pag dumami. Mas yan ang mas matindi. Talahib. Dapat sal, nag-long sleeve ka. Sinel na nakahubad, makatindi yan. Tapos di pa nagbra. Bira. Ha? Hindi, at least hindi kayo masusugat. Nung mga yan, om. Yan, matindi yan, mahapdi. Mapasok mo yan to. Ah. Ang duckweed, no? Oo, so. Hindi, pero bebe, mas makati ito. Ito ang mas makati. Ito kasi, oh, ito kasi nanunugat yan. Naalala mo dati yung oh, sugat, yung hita ko, puro sugat. Ang tagal mo wala nun. Mahapdi. Mahapdi siya. Hey? Ano? Bilisan daw. Si Rowan. Bilisan nyo raw. Si Rowan. Pakita mo, Rowan. Rowan. Ang sabi mo kay Tita Nikki? Hey? Pangasabi. Ano yung muna ibabat yan? Kumakain ng itlog yan? Yes, ako nakakita niyan. Dito ako kay Tito Nikki. Pagaan mo sa ito lang. Nakapal din yung kangkong. Ano? Parang gusto ko ng... Oh! Mama! Don't show! Parang gusto ko ng hard-boiled egg. Namimiss ko. Waka sa babo. Ha? Lilimlim na? Galing ah. Ano agad to? Dali lang. May school ka ngayon, ha? But di ko maintindihan, bakit spelling na agad sila, bebe? Hello. Ha? Familiarization lang? Eh, hindi pa nga magsulat, tinuruan mag-alphabet? Parang gano'n. Ano bang? Hindi, baka parang familiarization lang sa letter siguro. Parang memorization lang. Parang nung ako, gano'n din eh. One, O-N-E-1. Ikaw alam ang mga new techniques ng pag, ano ngayon eh. Kasi nung naalala ko, step by step, yung pagdudugtungin yung dalawang butas, line, di ba? Tapos yung half moon, mga ganon, pupunuin mo yung papel. Titingnan ko po kasi yung pinag-aaralan nila. Kisilip po ako. O, ano yun? Ano yun? Ha? Ingat pa na. Pala ka, wala? Oh, ang ganda rin ang aso ni Puro yan, oh. Galing ba dito yan? Hindi. May ano siya eh, may... Oh, ang ganda ng marking sa mata eh. Parang pirata eh. Pa! Ano ka ba? Naman. Ayan o, may kumakain ng mabolo mga ka-farmer. Pero wala tayong magagawa. Uy, may buto pa naman o. Seedless, ang laki. Sayang. Kinakain po ng paniki. Nahuhulog na. Tax natin yan kay ano, kay paniki. Ayan, dami pong paniki sa gabi. May mga nalalaglag. Ayan o. Siguro ako, ano nila, ayan o, may pinagkinakain talaga. Ayan. Bango na dito, naamoy nyo na yung naihinog na mabolo. Tapos ayan, tuloy ang kanilang, nako, walang daga na, palaka, ayan, malinis na. Duckweed na lang ang, ano, pero okay lang yan. Yan yung matitirang pagkain nila, yung kangkong papalinis na natin. Tapos, may konting lasa daw po ang tilapia gawa ng sa tubig nga, no?
kasi galing lang sa ulan to. So ang gagawin natin, baka magpakawala ako ng half and then magpapasok tayo ng half. Gagastosan mo nga lang talaga sa diesel. Sa mahal ng diesel ngayon, patay ka, ang bata ka. Walang palaka na nahuli? Nasaan ang mga palaka niyan? Sinisid po niyan, mga palaka. Ha, hindi, hindi naman sila pwedeng nasa ilalim palagi. Wala mo sa gilid. Ha? Lawak na, oy! No? Ay! Papakuha na ka rin. Hindi. Palagyan mo ng web. Hindi, sa ilalim ng kubo, yung rubber na sasakyan, nahulog, nakalutang doon. Mama Yachi! Kaya pala pananaw. Papakuha ni. Papakuha ni. Mamaya na lang! Talagang may kalawit ka pa. Yan, shout out pala kay Michael Directo, ang ating kaibigan na mahilig mag-fishing. Ka-farmer Michael Directo. Oo nga, ano? Ayan, oh, ini-slice po nila. Yan ang technique yan. Tapos sabay hilahin. Pinang ko na rin kaya nila. May abela pa sabay. Lila, sinipin na lang. Yan, oh. Masyado ata malaki yung hiniwa ni Rizal. Malalim na ba, Sal? Sa bagay na andyan yung part na malalim eh. Yung dulo ng kubo na yun, yun po yung pinakamalalim. Malaki. Parang ang laki ng hiniwa ni Rizal ah. Isla eh. Malamig tubig. Kinuha na ni Nikki din eh. Hindi matatahimik si Chichi eh. Kala mo magaan lang, mabigat eh no. Pero nakalutang lang naman kasi yan. Tutulak lang, unti-unti. Dami naming nilinis niyan dati. Puno pa. At ganyan pa, mga ka-farmer, ayun o. Di namin kinaya, pinapakyaw na lang. May dalag? Wala na yun. May dalag na? Kumain ka nga ng lemon, Chi. Tingnan nga, pakita mo sa kanila kung paano ka kumain ng lemon. Ah, bilis. Ayan, oh. Sarap. Ganito, pipigain ni Papa. Nga ka, nga, nga. Bilis, oh. Oh, bilis. Di naman daw siya naasiman. Yan. At shout out din pala kay Ate Christy Camayo. Tapos si ano pala, si Ate D.
Nakabalik na ba siya? Oo, nakabalik na yata. Kasi magpa-flatten din naman po yan. Kaya lang yung ano niyan, gagapang pa rin yung gilid eh, no? Tapos sa bagay, kaya na ni Rambo sigundahan yan. Spray na lang po yan. Ha? Spray na lang yung gilid, no? Tama. Pwede din. May dalag ba nakikita? Ha? Oh, malalaki na yung maliliit na... May isang buwan na ba yon? Lagpas na, no? Palaka yung ano eh. Mabilis din palang palaka ah. Wala, hindi makatulong si Rambo, nasa taas po. Naglilitsyon sila, gawa ng si Mang Boy at si Mang Salde ay wala pa, nasa bakasyon. Ayan na, nag-break time na kaya ang mga ito. Nakadalawang slice pa lang sila. Marami po yan, ang kapal yan. Libiro. Ano, kaya pa? Ang inumpisahan, kailangan tapusin. Wow, tingnan nyo, kalahati na pala ah. Bubulok yan, bababang gano'n. Ah, inislice na ganyan, oh. Pahaba, hinihila na lang. Ah, nangailangan si Dex ng ay si Tatay Roming ng halo. Ayun. Ang ganda na po sa taas. Yung ilaw niya ay mukhang mas gusto ko yung pin light. Mas maliwanag siya sa doon sa roof deck. Kasi ginahabol ko po, lumiwanag din yung roof. Nakatutok lang na ganun ito. So sabi ko ito, pwedeng ilipat sa garahe pagka nagkakisami na. Papalinyahan na lang natin kay Kuya ng 8, nakapaikot yung ano, para maliwanag din. Gaya kagabi, nag-garwa siya ako gabi na madilim. Oh, pinagtitimpla na kayo ni Esong ng kape. Tapos na ba mag-break? Ayaw na atang mag-break ng mga to. Grabe, ang kapal na rin ng duckweed. Pag naglagay tayo ng atobi dyan, sigurado mas kakapal yan. Malulungkot yung mga palaka. Walang anuhan, ano? Walang tambayan, ano? Dito na lang yan, ano? Mabilis na mahuli. Okay. Ah. Ito kailangan mahila din. Sabagay, isang hilahan lang ito. Bilis lang yan. Niyug-yug mo ang ano, may nahulog, you know, pulang-pula na din. Wala yan, pahinga tayo doon sa ano. At eto na yung, ito na yung magiging railing, mga ka-farmer, kung di nyo po napanood kahapon, ano, eto na yun yung pinagdikit na nila, yung dugtungan na yan. Wala pa po tayong update, kaya sabi ni Papa Yam,
Instead of ano, ay gawa na lang tayo mga tirang kahoy. Pagpapatungin na lang daw. Maitatago naman 'yan, sabi niya, hindi naman 'yan ano, sabi niya, walang problema 'yan. Konting-konti lang kasi diferensya. Sayang. Tapos ito pa pala yung iba. Bah, mayroon palang may tama, ano? Dito. Oo. Ayun, no? Anong gagawin dyan? Ay, sorry. Hahaluin na lang. Masilya na lang. Masilya, no? Hindi ka to, ah. Masilya. Kesa naman kasi yung dong sobra doon, palitit na masyado. Oh. Pandudugtong na lang yun. Puputong-putong. Ay. Oo nga, palipit ito. Ay, oo. Oo nga. Pilipit. Oo. Sabi ko nga kay Papa, maganda din palang ipil pagka pinalaki, no? Yung... Ipil-ipil? Mm. Kasi may nakita ko ginawa ganyan eh. Ipil-ipil eh. Yung giant ipil. Oo. May compost yun, yung gitna yung... Paano tinawag na giant? Ibang variety yun? Oh, yung pattern maliliit lang eh. Yun, lumalang yun. Kaya nakukuha nila yung pula sa gitna. Nagagawa nilang posti yun sa bahay. Matibay? Oo, hindi. Giant ipil. Yan pala yun. Tapos ito mga ka-farmer. Ito, hindi naman ito ipuputulin ha. Diyan na yan, si Jemilin. Jemily, mga ka-farmer. Papatambakan natin yan. Ayun. Tapos dito, pagandahin na din natin yung bakod nila. Pwede natin kausapin, papatungan para medyo gumanda ng kaunti dito sa loob. Kung pumayag sila. Ayan. Tapos, landscape ng kaunti. Wala po tayong puputulin dito. Pati ito si Duhat, hindi natin yan puputulin. Kayo mito, hindi. Eh, lalo na, no? Bida din yan, eh. Kayo mito. Na, break time na daw. Nag-spaghetti pala sila. Dito nakakita ng bayawa ko. Nakahubad ka, Chi. Ito, kailangan pa din naman pong i-ano yan. Yung mga naan dito na yan, mamamatay na. Pero yung nakalublob sa ano, puproduce uli ng ganun. Sabi ni Rambo, i-sprayhan na lang daw. Kaya yan. Tatapos nila ngayong araw. At least, malinis na po yung ano, pan. Yun na lang yung duckweed. Ay, marami pa din ano. Ganda yung pagkain pa rin po nila. Nalipat na yung ano hagdan. Chicken nga muna natin. Nang ginagawa ni Master Esong. Ay. Nagre-retouch-retouch na pala. Yung taas papayam. Pwede na nating ipa-finish yung taas na yan. Wala na naman na ano, tapos na lahat eh. Oh, yung sa log na lang. Dito kasi, titira niya rin. Scaffolding. Oo na. Scaffolding, ina pa, no? Ay, mabilis lang naman si nanay. Paano ang diskarte pala dito? Lalagyan ng bakal. Wala na pong bakal yan. Tapos suggested na lang yan. Hindi, ibig sabihin, wala nang... Hindi kaya malaglag yan. Mali mo yung medyo malaki-laki ang maging bisita natin. Mga tapak na ganang gano'n. Ay! Ah, ito na! Ah, nawala na nga, no? Pagagandahin mo na to.
Oo. Di na. Ito, hindi pa nakaano to. Baka madumihan pa. Hindi naman ano. Mas maganda ang kulay ganito. Medyo dark ng konti na. Ayun, nag-dark siya ng konti. Mas maganda. Oh! Magsusunog ka yata ah. Kakulay nito, no? O, yun. Kakulay niya, no? Ba't siya nag-rough na, ano, no? Parang, anilihan mo na. Gumaspang. Oo, gumaspang siya. Ganda na. Wow, ayan na, oh. Kalahati na po nila, no? Nakalahati na din. Naka-level na po yan lahat, ano? Ibig sabihin, pantay na. Yan sa 270, pagkatapos 170 times. 171 adhesive. Mm-hmm. Ano ito? Puro adhesive na po ito? Oo, puro adhesive na lang lahat yan. Mm-hmm. Dito yan. Tapos magkaan, wow, 170 na lang yung adhesive. At yun times 270. Sa nagagal, pagka gumapit tayo siya, pulling sa loob, sabay lang sa loob. Oo. Tingnan natin. Pang pinali na yun eh. Babati mo. Ah, nagpakuha ka ng kangkong, papayam? Pula yan eh. Pula mo na. Ba? Mga lahati na pamalamahigit eh. Makapal din ano? Na. Makapal yung gitna. Hindi na ubutan na ano spray. Di, tsaka hindi naman namamatay ng spray ni Nick eh. Mga gagano sila pero tutubo din eh. Oh, tibay nung kangkong. Oo, oh, tibay nung kangkong eh. Inang ko na kita. Hindi na, kasuwa na ako. Oh, isang isla ng kangkong. Sinukoy nga yun. Kaya basa yung pakpak. Mas mo kung may nalo. Kaya sa tapas, sa mabigat din ano? Makapal? Tunito nila dang kangkong. Saan tayo? Absent bukas si Dex. Ha. Ah. May pasma ako ang Dex. Bigat oh. Magpa-flap naman yan pagka ano.
naman eh, pare. Ay! Yaka naman, iwasan ka. Anong darat ka? Kung hindi ka magpag-iwasan. Ang maganda, mahihila mo lang siya ng buo, no? Di po, mabigat. Ha, mabigat nga, pero ibig sabihin, para siyang isla na kalutang lang, ano? Kasi dati, ganyan kami. Pinutulak lang eh. Grabe yan. Mas mahirap tanggalin yung papayang, yung ano, yung talahib. Babawi naman ng tilapia sa inyo eh. May libangan na naman kayo sa hapon. No, Jom. May libangan na naman sa hapon, ano? Mimingwit. Pati break time, namimingwit. Ha? Marami pala, makapal na. Ano yung maliliit, butete? Itlog lang, ha? Ah, parang ipis na, no? Akala ko, buteting, ano? Akala ko, palaka. Butikam yun. Apo ng daster. Makabayat mo yun, na pare. Oh, pananghalian na. Ang ganda nito, magdi-drain po tayo ng konti. Kahit kalahati niyan. Tapos magpapapasok ng bagong tubig para medyo ma-refresh yung ano niya. Kasi sabi ni Nanel, hinain daw nila yung tilapia, medyo may lasang gilik. Siyempre sa tubig yan nga ako, sahod ulan eh. Yung kangkong, hindi nyo napansin ilang buwan ang bilis pong kumapal. Sana ay yung ano, yung matuloy yung project natin, ano, ano po, sana makapasok ang bulldozer dito kasi mas mabilis talaga sa bulldozer. Actually makakapasok naman eh, basta matigas lang talaga yung ano, yung tumigas lang. Yun ang magiging challenge sa amin, na kung paano mapapatigas yung lupa, matutuyo talaga ng gusto. Sabi ko noon, sabi ko kanina, yun nga, magsasawsaw kami ng ano, yung makina, ililipat, and then huhukay ng mas malalim, lahat dun babagsak ang tubig, then pump out ng pump out lang hanggang sa matuyo na yung dito sa area, kasi susudsud po tayo ng konti para makakuha tayo ng ano dyan. Yung putik ba maiangat dito, then magkakaroon ng extension. Ayan, tapos dito din. Liliit ng konti yung pond. Pero mas magiging maganda naman dito. Ayan mga ka-farmer, kakabalik lang na po namin at it's 5:15. Pero ang ating mga boys ay talaga namang dedicated. Ayan. Tinapos po talaga nila. Although may pang maliliit pa doon sa dulo, eh kayang-kaya na 'yan. Si Papa Yam, ayun, tama ba ako? Namimingwit.
Nasa dulo, ayan. Oh, ano yun? Palaka? Ah, eh, ibon, kawawa naman. Huwag yung patayin. Kawawa. Makalunos siya. Masisante, ang pumatay, sisisantehin. Tatawa si Esom. Ayan. Ah, mamaya, bago tayo magtapos, sasabihin ko po yung ating resulta. Ayan. Sa mga nag-aalala po kay Bebe, marami pong salamat. Ramdam po namin ang inyong pag-aalala. Kahit ako rin po, grabe, may ano sa akin eh, bumabalik yung, alam nyo na yung dating, dating kung naramdaman din ng mahirap po, yung ganun. Actually, in the middle of the night, magigising ka, titingnan mo kung, sabihin na natin, kung humihinga pa siya. Parang ganun po, mga kapartner. Every night, ganun. So, makaka-nervyos, kaya ayun, pumunta na po kami sa cardiologist. Tapos, ayan, sabihin ko na, nandito na rin naman. Ano. So, ayun po. Kaya lang, babalik po kami. Kailangan pong wala daw pong di available yung ano nila. Sorry, pero welcome to the Philippines, mga farmer. Maganda na po yung pinuntahan namin na diagnostic center. Kaya lang, yung machine daw na po na nagmo-monitor ng BP for 24 hours ay wala. So, yun ang kailangan niyang test at yung 2D echo. Eh, bukas po babalik kami. Pero, no, according to doctor, wala naman daw po siyang nakikitang nag 60 po yung kanyang diastolic, which is for him it's normal pa rin daw. Syempre kami nag-aalala dahil minsan nagda-drop po So ayun po ang aming lakad ngayong araw. Pabalik po kami bukas. Pero ayan, baka po mag-adventure kami. Hopefully makapag-adventure kami At dito lang, malapit na palengke. Di ko na po muna sasabihin. At namimili na rin tayo doon. Update tayo sa para maiba naman medyo matagal na po tayo na andito, nakaburo sa farm. At kailangan na rin muna nating mag-adventure. Marami na rin po nakakamiss, So ayun, adventure tayo. At ka-farmer Cesar, yung inyong binigay na cooler ay papangalanan namin. At ayan, bago po namin i-reveal, pwede po kayo mag-comment. Yung Coleman po na binigay ni ka-farmer Cesar. Ayan. Sabi ko kayo, bibigyan natin ng pangalan. O, ayun po, mga ka-farmer. Bibigyan natin ng pangalan. Uy, laki ah! Oh! Laki! Wala? May huli na ba, papayam? Kailangan natin ng ano. Ikaw palang nag-i-enjoy eh. Ah! At least may libangan. Tinapos talaga nila, Meron pang mga maliliit na yan, Hindi, pwede na yan ipaano kay Rambo pagka... Free time niya. Wala siyang activity. Ayan. Makapal-kapal yan, ha? Hindi biro. Tatlong five fingers yan. Nagluto nga tayo, matikman natin. Ayan nga eh. Huwag ko kating ko, di ko pa natikman eh. Dami mga fingers ko ng ano. Ito yung pangdilig ni Rambo. Kailangan natin magpatakbo din dito na ang gripo. Ayan medyo mahaba-haba. Kahit dyan lang sa tabi ng... pangdilig kasi ito gusto ko pong maging maganda itong lugar na to sabihin na natin na pagka nasudsod kakapalan natin yung banda doon kung kakayanin. Kaya gusto ko po bulldozer ang makapasok kasi ang bulldozer talagang mabilis, nakita ko na pong magtrabaho. Actually nung pinakyaw po nila ito, sabihin na natin that was ilang years ago na rin naman wala na po tayong, di sa sinisisi ko sila or yun nga
Sabi ko na rin to sa vlog, ano, mga ganyan trabaho mga ka-farmer, akala nyo makakatipid kayo sa Pacquiao, insist ninyo, arawan na lang natin, per ora tayo. Sa per ora, mga ka-farmer, kahit anong ipagawa ninyo, susundin nila. Pag Pacquiao, nako, hindi ko nila lahat, pero lahat ng magandang pangako sasabihin sa inyo. Kagandahan natin yan, iaayusin natin yan. Pero at the end, nga mga ka-farmer, maiinis lang kayo. So, ayun po ang aking experience. Ano? Kasi, nung ginagawa ito, hinihintay ko na laliman ito. Kasi, alam ko na mas mababa doon, mas malalim dito. So, ang hahabulin mo, yung dito. Common sense naman, di ba? So, ayan po. Ang ginagawa nila, doon sila ng hukay, dito konti lang. Sabi ko, okay na daw. Sabi ko, hindi po aabot yung tubig doon. Eh, ang usapan natin, kako, 2 meters down from the, ginagawa niya 2 meters doon sa taron na. Eh, hindi, kako. Ayun po, mga ka-farmer, nangyari. Nung pinatubigan namin, hanggang dito lang yung umabot yung tubig. Apaw na doon. Tapos, ito na. Ang kwento, nung nalagyan na ng tubig, lalo ng, yung pala ay trap pala yun. Dahil sasabihin sa iyo, hindi na kaya dahil malambot na ang lupa. So, ang naging solusyon namin, sabi ko, kaya tumaas po yung taron doon sa may bahay na yun eh. Gumanon eh. Dahil yun na lang, sabi ko, lagyan mo na lang. Para kako kahit umapaw yung tubig doon, nakasangga pa din, maabot yung tubig dito. Yun po ang nangyari. Kaya, yun lang, may papayo ko. Just in case na, let's say magpapahukay po kayo ng fish pan o ng ano. Bantayan ninyo, orasan ninyo. Tapos, mapagod lang, pero worth it yan. Worth it po. Oy, oy. Oy, 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 oy. Pwede. Pwede. Tingnan mo mga ka-farmer, tingnan niya. Ayun, oh. Oo nga, oh. Malaki na. Pang ano na, pang palengke. Oo. Pang palengke na yan. Oo. Tapos makapal din sila, mataba. Mataba, mataba nga daw po eh. Ayos ah. Itong mga patunayan, lasang putik na sinasabi nila. Kalagay ko may konti yan. Dahil yung tubig, sa bagay, tumaas naman yung tubig. Pero, yun nga po kasi galing sa ano yan eh. Sa ulan na lang yan. Oo, ayun. So, ayan. Happy tayo. At ito, wala na to. Konting kembot na lang yan. Malilinis na yan. Tapos, look at the papaya. Ganda. Dapat pala nagpaano pa ako na. Anyway, yan na naman tayo. Sabi sa aking nabasa noon, never never mo daw sasabihin na if only. Ibig sabihin, dapat pala noon ganyan. Ano is next time. So, kasi hindi mo na mahahabol yun eh. Wala na yung if only na yun. Parang ano na lang yun. Hindi mo na maibabalik. So, next time, parang ganun. So, ayun. Tama nga naman pag inanalyze ninyo mga farmer, no? Kaya pinakamaganda, papatanim ulit tayo. Dadagdagan natin. So, ayun. So, tingnan nyo naman hanggang dyan na yung papaya. Ito, yung 50. Actually, meron dun eh. Siningit ni Rambo dun sa may talungan. Sa ilalim, may nakita akong mga papaya. Pero tinitingnan ko, ito, hanggang saan ba siya nakapagtanim? Hanggang dito lang yata. Ito yung last. Ito. So, wala na. Ito. Ah, ito pa uli. Okay. Ayan. So, hanggang dito lang siya. Dito hindi na siya naglagay. Kasi puro saging na nga, ano. Ayan. Dito tayo magpapakapal ng kaunti, mga ka-farmer. Sana yung nyug hindi naman na, ano. Tutulak tayo dito ng tubig, lalo na doon sa may bandang corner na yan. Ito na lang may aso. Marjo, ay huwag kang magpapasagasa. Iiyak ako pag ikaw ay nasagasaan. Dahil mabait itong aking doggy na to eh. So, ayan mga farmer. Hanggang dito na lang. At maraming marami pong salamat. Ayan oh, malinis na. Pwede na tayo mamingwit. Kaya lang hindi po natin alam kung gaano karami pa ang
laman yan. So ayan, maraming salamat, madudulas pa ako, magandang buhay. Uy, oh, bebe.